Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po sa ating channel. Sa video nito, kung makapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating kamutihan. At ang ating pong kamutihan po ito ay kung tawagin po ay laon na po. Yun pong laon, ibig sabihin po noon ay matanda na po or lipas na po yung ating pong kamutihan. Kaya po yun nga po, kung mapapansin po ninyo ay kasalukuyan po natin siyang tinatanggal na po para sa ganoon palitan po natin ng ibang crops. At tulad po nung nasabi ko po sa inyo nung sa mga nakaraan po pong video na ito po ipapalitan na po natin ng talong. Ayan po, tayo po ay kasalukuyan niyo na magtatanggal ng katawan po o kaway po ng ating pong kamuting bagay na laon. At dahil sa siya naman po ay nahukayan na po natin o naharbisan na po natin, at na ipakita ko rin po naman sa inyo na ito po ay naharbisan na po natin sa mga nakaraan po natin sa nakaraan pong video na in-upload ko po na tayo po ay nag-harvest dito po ng kamuting bagay. At dahil sa ito nga po ay kailangan na po natin tamnan ng ibang crops, kaya tatanggalin na po natin muna ang mga kaway niya o yung tatanggalin na nga po natin ang kanya pong mga kaway o stem para sa ganun po ay malinisan po natin at matamnan po natin ng ibang crops. Yan po mga guys, mga ka-farmers, samahan niyo po ako sa pagtatanggal po ng ating pong katawan ng kamuting bagay dito po sa ating pong tatamnan ng talong. At pakikita ko rin po sa inyo kung ito nga po ba ay may laman na, may laman pa o wala na po. Ang nasabi ko po sa inyo sa ngayon po ay maaaring ito po ay may mga laman po pero hindi na po marami kundi kakaunti na po at pangilan-ilan na lang na po ang magiging ang mga laman po nito dahil sa inabutan na nga po ito ng tag-ulan, kaya kung mapapansin po nyo siya po ay maganda at malusog dahil sa basa nga po ang lupa ay yun nga po na tulad ng nasabi ko po sa inyo na concentration po nito ay sa talbos na lang po at sa mga kaway niya ang patuloy na lumalago at ang paglaman po niya ay mabagal na po dahil sa tuloy-tuloy po ang kanyang mga pag-uugat. Yan po mga guys, mga ka-farmers, samahan niyo po ako sa ating mga gagawin dito po sa ating mga dito po sa ating kamutihan. Thank you.
Yan po mga guys, mga ka-farmers. Meron pa rin po namang laman, pero konti na lang po talaga. Yan lang po yung nakuha natin. At ito nga po ay laon na, kaya hindi na rin po ganong masarap pagka ganito yung kamote na laon dahil sa matabang na po ito. Kasi may mga suloy-suloy na po siya. Yan na po. May mga suloy-suloy na po yung mga laman po niya. Tulad po niyan yung suloy na ganyan. Yan po. Bali, ito po ay hindi na matamis ang ganito po. Bali, hindi na po ito matamis mga guys, mga farmers. Kaganito pong may mga suloy na po siya. Dahil sa tag-ulan na nga po ngayon, kaya matabang na po yung lasa po nito. Hindi na po gaanong matamis ang lasa po ng ating kamoting ganito na laon na po. Sa ngayon po, ito po yung update po ng ating pabuyang walang amoy, mga guys, mga ka-farmers. Yan po, pali nakapag-asinta na po tayo ng hollow blocks doon po sa may gawing yun po. Tapos na rin po nating flooringan. Ngayon po, dito po tayo gumagawa sa wallowing pen. Dito po, sa may gilid po na to. Or doon po sa ating paliguan po ng ating mga baboy. Ito po yung ginagawa po natin ngayon. Ini-level po natin yung lupa. Yan po. Natatapos lang po natin na iayos yung lupa. Yan po. Yung mga string guide na po yan. Yan po. May mga string guide na po yan mga guys, mga farmers. Yan po. Para maging guide po natin para sa slab or flooring. Hukain pa po natin itong nasa gitnang ito mga guys, mga farmers. Yan po. Bali yan po ay lupa na po yung ilalim yan. Hindi na po tayo mag-slap dyan ng simento. Bali lupa na po yung ilalim. Para sa ganun po, pag naglagay po tayo ng beddings, tulad po ng mga ipa o kusot, madali po matidrain yung mga ihi nila, yung mga dumi po nila. Ay madali pong pupunta sa ilalim. Yun po ang purpose ng babuyan na walang amoy. Ganito po yung setup niya. Mga guys, mga tennis. Mali ang may flooring lang po, yun po. Yung sa feeding area, maglalagay pa nga po tayo ng pakain ng kunila doon o lapangan. Ito po yung magiging wallowing pen o paliguan po ng ating bahay. Kasi loko yung kung ang ating ginagawa ngayon. Okay. I-assemble po natin yan, yung mga elbow na yan, saka yung clean out. At ito po yung PVC pipe na ito. Puputol lang po tayo dyan ng kailangan po natin dito.
Mga guys, mga ka-farmers, ito nga po pala yung ating wallowing pen. Gagawin na po natin. Atin na pong populuringan or iislaban. Ito po. Ito. Ayan po, hanggang dun po yan. At meron na rin po tayo rito yung elbow at saka yung clean out. At meron na rin po tayong pipe dito, PVC pipe. Ayan po. At meron din po tayong Neltex PVC pipe cement. Ayan po. Ito po yung magiging wallowing pen po natin para sa ating po mga baboy or paliguan po nila. Nag-down nga po pala tayo rito ng 2 inches dyan po sa lugar na yan para madali po ma-drain ang tubig kapag magpapalit po tayo ng tubig dito. Yan po mga guys, mga farmers. Inatakan din po natin ang tanse sa mga gilid para makuha po natin ang level. Dito po, meron din po rito sa gilid na to. Yan po. Tapos may dowel po tayo riyan po, para masigurado po natin na hindi po bubuka ang ating pong division pag mayroon na po itong tubig. Ito nga po yung magiging paliguan ng ating mga baboy, kaya posible po na sila po ay palagi po rito pupunta dahil sa may tubig nga po ito. Yan po. Kaya kasalukuyan po natin ginagawa po ngayon mga ating pong drainage or palabasan po ng ating pong mga ng tubig kapag magpapalit po tayo ng tubig. Yan nga po, meron po tayong PVC elbow. Yan po. Meron din po tayong clean out. Yan po. Kapag inassemble po natin yan, yan po ang magiging labasan po ng tubig. Pasensya na nga po pala kayo dahil sa medyo madilim po. Dahil sa may mga dilim na po ng ulan dito, kasalukuyan po na umuulan. So, pakikita po sa inyo sa labas. At yan din po, update na rin po sa ating tanim na talong. Kasalukuyan po na marami po silang buko ngayon. Marami din po silang bulaklak. Makapansin po yun, maganda po ang kanilang mga dahon. May isang mga bulaklak at may mga buko na rin po sila. May bunga rin po sila. Hindi na lang po masyadong marami ang kanilang mga bunga. Hindi na po dati na, pinakita ko po dati na parang marami ang bunga po nila na yung nakaraan po. May mga bunga po sila sa liba. Ipapalibagong talbos po ulit sila ngayon. At kada talbos po nila, may mga bulaklak at may mga buko. At update ko na rin po sa inyo yung ating pong alagang mga baboy dito. Mga guys, mga kapanok. Ito, nakapansin ko nyo, malakas po yung ulan. Or tuloy-tuloy po yung ulan. So, madaling po yung kalangitan. Kung makapansin po ninyo dito sa pinagagawan po natin na ito po dito, madilim po dito. Madilim po tayo ngayon dito sa yung mga dilim nga po ng ulan dito sa ating kabibid.
Ano at makikita ko po sa inyo yung ating alagang baboy. Yan po mga guys, mga kapamilyas, ang ating pong alagang inahing baboy. 2 months na po na buntis siya. Yan po. Sa palagay ko, marami din po itong magiging anak. Sa 2 months pa lang po, nalakla po yung kanya. Yan po. Sana po, dumami po yung anak ng ating inahing baboy. Mga guys, mga kapanos, ito na po yung ating bit na pinakita ko po sa inyo dati. Ngayon ay may nilaki na po sila. At kung mapapansin po ninyo, madumis po sila. Hindi po natin sila talaga pinaliguan ngayon dahil sa nag-ilam. Kaya dinadakot na lang po natin yung mga sinibila. Sa nag-uulan nga po, ay mayarap po pagka nagpaligid po tayo ng baboy, lalo po silang magkasakit. Paligidan na lang po natin sila pagka yung maaraw o mainit. Yun po. Ganito po ako mag-alaga ng baboy mga guys, mga kapalit. Pagka ganito pong pag-ulan, lalo't pagka umuulan, nakatulad po nito, yun po, malakas po ulan, ay hindi ko na po sila pinapaliguan. Dinadakotan ko na lang po sila ng kanilang dumi at tinatapon po natin dun sa kapanan po natin. Yun po.